Good day, Pakners! Ito ang full guide para sa mga hindi alam kung paano gumawa ng E-REG account. Cellphone man o computer ay parehong pwedeng gamitin sa pag-register. Sa cellphone, i-open lamang ang Google at i-search ang DMW e-registration. I-click ang Let's Go at Register. At gamit ang inyong computer, pasukin lamang ang inyong browser at i-search ang DMW e-registration. Siyempre, top search dito ang Department of Migrant Worker. I-click lang natin yan para makapasok sa kanilang website. So dito, makikita natin ang e-registration. At isa lamang ang iyong gagawin. I-click ang Let's Go para mapunta tayo sa login page. Kung ex-abroad ka na or nasa ibang bansa ka, ay siguradong meron ka na nito. Baka po hindi mo alam. Huwag na huwag pong gumawa ng panibago, baka madoble ang inyong record. Kung may account ka na dati, mag-login lamang dito at i-update ang inyong account. Pero kung first time mo, ay click ang register. Kung nakalimutan mo ang inyong detalye, i-click lamang ang account recovery. At dahil bago pa lang tayo, ay register ang inyong papasukin. At makikita natin ang term of use na hindi na po kailangang basahin dahil sesermonan ka lang. Sumang-ayon ka na lang sa pamamagitan ng pag-click ng I accept. At dito pakibasa pong mabuti ang mga babala sa may bandang kaliwa dahil napakahalaga nitong malaman bago gumawa ng bagong account. Ang isang mahalagang babala dito ay kung walang matanggap sa inyong email na confirmation ay huwag na huwag gumawa ng panibagong account dahil magkakaroon po kayo ng dobleng pangalan na siyang mahigpit na pinagbabawal. Pagkatapos basahin ang mga babala, simulan nang mag-fill up sa mga detalye ng inyong pagkakakilanlan. Ilagay ang first name, middle name, last name, suffix name at gender. At pinakamahalagang dapat meron ka ay ang email address na valid. Huwag na huwag gumamit ng mga email na may issue at violation sa social media. At ang panghuli ay inyong birthday. At i-click ang register. Pagka-click ng register ay mag-pop up ang confirmation na siyang bibigyan ka ng pagkakataon para i-check mabuti ang inyong information. Kung sure kang tama lahat ang inyong nilagay, i-confirm lamang ito sa pag-press ng yes button. At lalabas ang account creation result. At nandito ang inyong E-REG number. I-save lamang ito para sa inyong reference. Pagkatapos mong i-save, ay i-click lamang ang home para bumalik tayo sa e-registration homepage. Bago kang magpatuloy, meron kang pinaka-importanteng gagawin. I-open ang email na ginamit mo kanina dahil doon pinadala ang inyong temporary password para makapag-sign in. I-open ang email ng DMW Online Service at kopyahin ang temporary password at saka tayo babalik sa DMW homepage. At dito, ulitin lang natin ang pag-click ng Let's go. At i-enter ang email na ginamit natin kanina. Tsaka natin i-click ang next. At dito, ilalagay ang password na kinuha natin sa email. Pag-click ng login, ay ma-redirect kayo sa change password na siyang kailangan mong maglagay ng sarili mong password. At pagkatapos nun, ay i-click lamang ang change password. Ugaling isulat sa notebook o isang papel ang inyong email at password na inyong ginamit para hindi mawala. Pinaka-importante po yan. At ngayon ay may account ka na. So sa dashboard, kailangan mong maglagay ng profile picture at iscan ng inyong passport. Tandaan lamang na dapat ang mga ilalagay dito ay dapat malinaw at hindi blurred. I-click lamang ang left tab na My Profile, My Education, My Experience, hanggang sa may resume. Dapat ilagay lahat ang dokumentong meron ka. Tandaan lamang na hindi ito registration ng exam. Lahat ng OFW na lalabas ng bansa ay nagkakaroon po nito para magkaroon po tayo ng record sa database ng DMW. Sana makatulong. Hanggang sa muli.